Okay, binibining malaki, maaari magsimula. Sa ating guro, binibining ay sa kamar at kay Ginoong Jed Bohol sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa ating mga tagapanayam ngayong umaga na sina binibining Riza Umba, Micaela Gawat at binibining Charlene Sagdon, isang mabuhay at mawikang umaga sa ating lahat. Kami ay nagagalak sa inyong presensya sa ating webinar Wika Runungan 2021 na may temang pagsulyap sa mga araling pang-major tungo sa pagpalambo ng kaalamang pangwika. Bago tayo magsimula, nais ko munang magpakilala. Ako si Flor Deliza Malaki, ang inyong MC ngayong araw. Kumusta ba tayong lahat? Lahat ba ay nakapagpabukunan na kontra COVID-19? May ibang wala pa. Ayan, mahalaga talaga mabakunahan para makaiwas sa sakit na COVID. Bago natin simulan ang ating talakayan, pakinggan muna natin ang mga dapat isaalang-alang o mga dapat gawin upang maging maayos ang ating webinar. Una, tiyakin na nakalagay ang buong pangalan sa ibaba ng iyong video upang madali lang ang pagtawag sa inyo. Pangalawa, tiyakin na nakabukas ang inyong kamera upang kahit papaano ay maramdaman ang inyong presensya sa ating webinar at makita na talaga nakikinig kayo at walang ibang ginagawa na hindi kaugnay sa ating webinar. Pangatlo, buksan o i-unmute lang ninyo ang inyong virtual na mikropono kung kayo ay magsasalita. Ngunit siguraduhin na nakasara ito o nakamute upang hindi makasagabal sa ating talakayan. Pang-apat, kung nais ninyong sumagot, may katanungan o may nais ibahagi na idea or opinion, ay taas lamang ang inyong virtual na kamay, buksan o i-unmute ang inyong mga mikropono, saka banggitin ang inyong apelyed. Pang-uli, komprehensibong makinig ng maigi sa talakayan, sa ganoon ay maunawaan ng lubos ang mga kaalamang na ibahagi ng bawat tagapanayam. Bago natin simulan ang talakayan, ay magkakaroon muna tayo ng panalangin na pangungunahan ni Binibining Vina Espura, isang kalihim ng Filipino Club, at susundan ito ng audiovisual na presentation na pambansang awit. Magandang umaga po sa ating lahat. Maari po ay iupo po natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo, Amen. Aming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito. Salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin, sa pag-asang ipinadarama mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang walang sawang ibinibigay ninyo sa amin. At patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa paglabag namin sa inyong kalooban. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon at maging responsable sa lahat ng aming gagawin at sasabihin. Panginoon, hinihiling po namin na gabayan mo ang webinar na ito. Basbasan mo rin po ang mga tagapagsalita na haharap sa amin upang maunawaan nila ng maayos ang kanilang kaalaman at natutunan. Bigyan niyo rin po kami ng magandang buhay para maipagpatuloy namin ang mga gagawin namin sa amin sa pang-araw-araw. Bigyan niyo rin po ang mga tagapakinig ng talas ng isip upang maunawaan ang mga bagay na kailangan nilang malaman. Patnubayan mo po kami sa aming landas na piniling lakarin. Wala po kaming magagawa kung wala ang inyong tulong at mga pagpapala. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Binibining
walang sound ang pambansang awit? At mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Isang malaking karangalan po para sa akin ang matasa na magpakilala sa inyong lahat ang ating unang tagapanayam. Siya ay isang inspirasyon dahil sa ang kanyang karunungan at hindi sumusuko sa buhay. Siya ay parte ng isang Manubo tribe sa lugar ng Kabangahan, Gantilan, Surigao del Sur. Nagtapos siya ng elementarya sa Kabangahan Elementary School taong 2011 hanggang 2012 at ng sekundarya sa Kabangahan Integrated School taong 2017 hanggang 2018. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo ang ating unang tagapanayam, Binibining Risa Tawas Umba. Okay, so magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na kay Binibining Kamar. Handa na ba ang lahat na matuto? Bakit walang sumasagot? Handa na po. Okay, so handa na po. Mabuti naman.
Okay, so ako nga po pala si Binibining Rin sa Umba, gaya ng pagpapakilala ng ating magiting na MC. Okay, so narito ang ating layunin sa ating paksa na ipaliwanag ang grafema, pantig at palapantigan at pagbaybay na pasalita. Nabigyang halaga ang tamang pagpapantig at tamang pagbabaybay na pagbaybay na pasalita. Nakapagbigay ng sariling halimbawa sa pagpapantig ng mga salita. Narito ang ating mga paksa. Una ay grafema, pangalawa, pantig at palapantigan, pangatlo ay pagbaybay na pasalita. Grafema. Kapag sinasabi natin grafema, ito ay isang set o pangkat ng mga bahagi ng isang sistema. So, ibig sabihin, ito ay pasulat na simbolo ng isang wika. So, ang grafema ay binubuo ng titik at dititik. Kapag sinasabi natin titik, ito ay sagisag sa isang tunog sa pagsasalita. Okay, so, ang titik o letra ay binubuo ng katinig at patinig. So, ang serya ng titik o letra ay tinatawag nating alpabeto. So, meron tayong sa alpabetong Filipino, meron tayong 28 na letra at meron tayong 5 katinig at 23 katinig. So, DTT. Kapag sinasabi natin DTT, ito ay binubuo ng mga tuldik at mga bantas. Okay, so ito ang alpabetong Filipino. So, pansinin natin ang alpabetong Filipino ay ito ay binabasa pa Ingles maliban sa NE. Dititik, tuldik. Kapag sinasabi natin tuldik, ito ay gabay sa paraan ng pagbigkas ng salita. Una, sa abakadang Tagalog ay merong tatlong tuldik na pinairal. Meron tayong pahilis na sumisimbolo sa haba at o diin ng pagsasalita. At ang paiwa at pakopya naman ay sumisimbolo sa impit na tunog. At yung naidagdag na patuldok ay kumakatawan sa tunog na tinatawag na swa sa lingwistika. Bantas. Kapag sinasabi nating bantas, ito ay kumakatawan sa mga patlang at himig ng pagsasalita sa pagitan ng mga pantig at titik, sa pagitan ng salita at parirala at mga pangungusap. Okay, so basahin natin ang iba't ibang mga bantas. Sino mga kapagbasa? Ginoong Laro, maaaring mo bang basahin? Mga first year muna. Sino ba? Si Clark Clarice. Pakibasa po. Okay po. Para po sa bantas. Para po sa dititik, bantas, kuwit, tuldok, pananong. Bantas, kuwit, tuldok, pananong, padamdam, tuldok, kuwit, tutuldok, kudlit, gitling, panipi, panaklong, tutuldok. Yun lamang po, binibini. Okay, maraming salamat po. Ang sumunod po ay ang pantig at palapantigan. Pantig. Ito po ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. So ang isang patinig ay nagiging isang pantig, ngunit kailangan ng isang katinig na isang patinig upang ito ay maging pantig. Naintindihan po? Malinaw po yung sinabi ko? Opo. So narito ang kayarian ng pantig. So, mapapansin natin na merong P at K dyan na sumisimbolo sa patinig at katinig. So, ano nga ba yung mga salita na mayroong pantig na P? Halimbawa, yung mga patinig. Halimbawa, aalis. Ano pa yung mga halimbawa? Binibining Inaldo Lindy. Magbigay ka po ng halimbawa ng patinig lamang na isang pantig.
Okay, nandyan po ba si Binibining Lindy? O Inaldo? Inaldo? Wala? Sino makakapagbigay ng halimbawa? Okay, so wala. Halimbawa, halimbawa po ng pantig na patinig ay oras. Halimbawa, araw. Yun po yung halimbawa ng pantig na patinig lamang. Ang pantig na katinig at patinig po ay ano ba yung mga halimbawa nito? Pwede po bang bukas yung mga kamera ninyo para makita ko namang nag-participate kayo? Okay, so sinong makakapagbigay ng halimbawa ng napantig na may na mayroong patinig at katinig at patinig? Binibining Bagasbas, nandiyan ka po ba? Okay. So, ang halimbawa ng patinig na o katinig na katinig at patinig na pantig ay halimbawa po baso. Halimbawa, bata. So, ang ba or at o yung so ay halimbawa po ng di ako kuan kita. Di mo hitan. Di rin akong i-play-play. Okay, so ang pantig na may katinig at patinig ay halimbawa po yung baso nga po yung sinabi ko. Dito lang po tayo sa patinig at katinig. So wala pa rin pong magbibigay. Ako lang po palaging magbibigay. Okay, so ang halimbawa po ay aklat. So yung ak po ay sumisimbolo sa patinig at katinig na pantig. Okay, so KKP ay KPK o katinig, patinig at katinig. Halimbawa po ng salitang ito ay halimbawa bahay. So yung hay ay isang pantig na may katinig at patinig at katinig. So KKP, halimbawa po ng salitang KKP, plano. Yung PLA po ay siya po ang pantig na may KKP o katinig at patinig. Dumako naman tayo sa PKK. Halimbawa po nito ay arm or horn at meron po tayong halimbawa na extra, yung X po ay siya po ang sumisimbolo sa patinig, katinig, katinig. So dito naman tayo sa KPKK, halimbawa po nito ay dorm o form. Pwede rin po yung nurse na salita. KKPK, halimbawa po ng salitang ito ay truck. Trom po. Yung trom at yung truck ay siya po ang mga salita na mayroong pantig na katinig, katinig, patinig at katinig. So, dito naman tayo sa katinig, katinig, patinig at katinig, katinig. Halimbawa po nito yung chart. Dito naman po tayo sa KKP, KKK. Ang halimbawa po nito ay shorts. So pansinin po. Rito. Halimbawa, ube. Ano pa yung mga salita na pwede nating pantigin? Bahay. Yung ba at hay ay iba-iba silang pantig. Sino ba makakabigay? Magbigay nga po kayo ng mga salita na pwede nating pantigin.
Sino makakapagbigay? Maganda. Okay, maganda. Paano po ba natin papantigin ang salitang maganda? Ma-gan-da. Tatlong okay. Pantig mo. Mahusay po, Binibini. Sino po yung sumagot? Reunion po. Okay, maraming salamat sa pagsagot. Okay. So, tatalakayin na naman natin ang mga tuntunin sa pagpapantig. So, una, kapag may magkasunod na dalawa o mahigit pang patinig sa posisyong panguna, panggitna, at pandulo, ito ay inihihiwalay na pantig. Halimbawa, aakyat. Ano pa yung mga halimbawa? Alsa. Sino pa makakapigbay ng halimbawa nito? Magbigay kayo ng halimbawa. Iiyak. Iiyak? Aalis. Aalis. Tatakbo. Tatakbo. Okay, so Oo. Hindi po ang tama pong mga halimbawa ay intindihin po natin ang una. Kapag may magkasunod na dalawa o mahigit pang patinig sa posisyong panguna, patinig po ay panggitna at pandulo, ihiwalay po ang isang pantig. Halimbawa po, aakyat, 'di ba yung a, hinihiwalay yung isang a at sinama sa katinig. Sinasama siya sa katinig na a, naak. Okay? Naintindihan ba? Pangalawa. Kapag may magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang una ay isinasama sa sinundang patinig at ang ikalawa ay isasama sa kasunod na pantig. Halimbawa, aklat, bansa, yung sobre, tatlo. Di ba magkasunod na katinig sa isang pantig lamang? So, sa isang salita, kaya hinihiwalay yung K at L. Dahil ang K at ang tuntunin nga po ay iiwalay yung isang katinig, isasama sa unang pantig ang unang katinig. Ito yung katinig. Pangatlo, kapag may tatlong magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang dalawa ay sumasama sa patinig na sinundang pantig at ang ikatlo ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa, eksperto. Hindi ba't nagkakasunod yung X o yung K, S at P diyan? Nakikita nyo ba? Halimbawa rin po, transfer. Magkakasunod yung N, yung S at F. So hinihiwalay yung N at S pinagsasama at ang pangatlo ay sinasama na sa sumusunod na pantig. Okay. So pang-apat, kapag ang una sa tatlong magkakasunod na katinig ay M o N at ang kasunod ay alinmang BL, BR, DR, PL at TR, ang unang katinig M o N ay isinasama sa unang patinig. Sumunod na dalawang katinig ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa po, asambleya. Okay, so 'di ba yung asambleya may M, asam, at yung sinundan niya ay may BL. So hinihiwalay ang M dito sa unang pantig at yung BL ay iba na siyang pantig. Panglima, sinong maaaring makabasa?
Binibining Luares. Luares Jessa. Sino makakabasa dyan? Si Binibining Muleta. Ikaw po. Buhay pa ba kayo? Kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, isinasama ang unang dalawang katinig sa sinusundang patinig at isinasama ang huling dalawang katinig sa kasunod na pantig. Halimbawa, explosibo, transplant. Okay, so hindi ba may apat na magkasunod na katinig sa isang salita, kaya hinihiwala yung dalawang katinig sa another na dalawang katinig. Okay. So dito naman tayo sa tuntunin sa pantig na inuulit. Kapag ang salita ay nagsisimula sa patinig, ang patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, aakyat o ubuhin. Ano pang mga halimbawa, mga ka-major? Magsalita kayo ng mga halimbawa. Halimbawa po ay aalis. So, ano pang mga halimbawa dyan? Iiyak. Iibig. Tama. Mausay, binibini. Napakagaling talaga natin pag galing sa pag-ibig. Okay, so ano pa? Ano pa? Magsalita naman kayo dyan. Meron pa ba kayong mga ideya? Ano pa? Aatras. Aambon. Okay. Maraming salamat sa inyong participation. Susulat. Tatakbo. Hindi po siya ano, kasi kapag ang patinig po, magsisimula po sa patinig, dapat na salita. Aambon. Okay. Ayon. Aawit. Okay. Aampo. Aasa. Aahon po. Okay. Maraming salamat. Sa sumunod naman ay kapag nagsisimula sa kayariang katinig patinig ang salita, ang unang pantig lamang ang inuulit. Katinig, tandaan po, katinig at patinig lamang. Halimbawa po, lalakad. Okay. So ano ba mga salita ang pwede nating gamitin diyan? Lalakad. Papanaw. Susulat. Babalik. Susulat. Babalik. Tatalon. Ano pa? Tatakbo. Sisigaw. Tatakbo. Sisigaw. Ano pa? Pupunta. Okay. So, pupunta. Hindi po pwede yung pupunta kasi... Lalangoy. Dapat... Ano ba? Ano pa? Lalangoy. Tama. Yung tatalon. Mga sasabaig. Ano po? Kakain. Babasa. Okay, tama po yung mga sinabi ninyo. Mahusay talaga kayo. Pangatlo naman po sa tuntunin ng sa pantig na inuulit, kapag nagsisimula ang salita sa kambal katinig o kumpul katinig o consonant cluster sa Ingles, ang unang katinig at patinig lamang ang inuulit. Halimbawa, ipaplano. Ano pa yung mga halimbawa dito? Ibabahagi. Ibabahagi. May kumpul patinig po ba diyan sa ibabahagi? Wala po, di ba? Dapat yung mga kumpul patinig lang po na salita. Halimbawa, pipritohin. Yung prito po kasi kumpul na ano, consonant cluster po 'yun. Prito yung salita niya. So uulitin siya, pipritohin. Okay, so ano pa? Ano pa? Ikaklaro. Oh, tama, ikaklaro. Mahusay. Nagaganap ito kahit sa kaso ng hindi pa naka-respell sa salitang banyaga. Halimbawa, magbe-blessing, ise-share, ano pa? Magbe-birthday. Ano pa? Irereklamo. Ano pa mga salita yung... Irereklamo,
magbe-break. Sisigabing. Hindi po yung i-reklamo kasi yung oh, tama, ipako-close. Ipako-close. Ano pa? Sisigabing. Okay, so sisikapin po ay hindi po yun. Hindi po yun yung tamang ano binibini. Maghahanap ay mga salita po na hindi pa po na-respell sa Filipino, English lang po. Halimbawa nga po yung isa-share, magbe-blessing, magta-travel, ganun po yung mga halimbawa. Okay. So dumako naman tayo sa pag-bye-bye na pasalita. Ngayon ay magtatawag ako ng mga magbabasa isa-isa. Isa-isang binibigkas sa maayos na pagkakasunod-sunod ang mga letrang bumubuo sa isang salita, pantig, acronym, daglat, initials, simbolong pang-agham, at iba pa. Okay. So, maaari mo bang basahin ito, binibining Madelo? Pakibasa po. Wala si binibining. Dito naman tayo kay binibining Linggo. Wala pong magbabasa. Ang pagbabasa po ang pagbabasa po nito ay T O P A G K O N T R A NS. Pa-English po yung pagbabasa natin. At ito po yung mga halimbawa ng pagbigkas sa salita, ay sa mga pantig na salita. Pantig. Salita. Sino makakabasa po sa salita? Sige na po, bumasa po kayo. Titingnan natin kung marunong kayong magbasa. Sino po makakabasa dyan? Nagbibiro lang po. Opo. Sino pong makakabasa? Binibining, sino magbabasa? Mga first year lang po yung magbabasa. Ako na lang po. Si, marami po tayo dito. Marami po tayo dito. Okay. Okay. Sino magbabasa? Okay, walang magbabasa. Ako na naman ang magbabasa. Babasahin natin ang salitang bayan, B-A-Y-A-N. Plano, P-L-A-N-O. Fajardo, F-A-J-A-R-D-O. Sa acronym, wala pa rin magbabasa. Sinong makakabasa dyan? Sige na, mga ka-major. Ako na lang po. Ako okay po. Okay po. Sige po. Sige po. Sino po yung nagsabing siya ang magbabasa? Magtatawag na lang ako. Si binibining Mugaw, pakibasa po. Wala pa rin po magbabasa. Wala pa po. Pagbigkas po ba, Pilipini? Po? Po? Sa pagbigkas po ba? Po? Okay, basahin okay po ninyo ang pag... Paano po bigkasin ang salitang miracle? You at car at you at car at asian. Pakibigkas po. Pakibigkas po. You at car. Meron naman pong nakasulat sa pagbigkas. Meron naman pong nakasulat sa pagbigkas. Meron naman pong nakasulat sa pagbigkas. Hindi po maintindi. Hindi po maintindi. Medyo echo po.
Okay, so paki po ang sa pagbigkas ng salitang Meralco at Car at ASEAN. Pakibasa po. Dito po tayo magbabasa sa pagbigkas. Sa pagbigkas ng Meralco. Ito po, basahin niyo po. Meralco Manila Electric Company. Capital? Capital M. Capital I. Capital R. Capital A. Capital L. Capital C. Capital O. Mali po yata yung pagkabasa din sa E. Capital E po yan sa Filipino po na tayo magbabasa. Pag I po, pinabasa natin sa Filipino, ay capital E po siya. E po siya. Capital E po yan. Okay. So, sa car naman, kibasa nga. Car. Cordillera Administrative Region. Ano ang pagbigkas nito, Binibini? Capital C, capital A, capital R. Okay. Ang ASEAN po? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Capital A, capital S, capital capital E, capital I, capital A, capital N. Okay, so inuulit ko po, kapag I po ang nakalagay, ay E po ang pagbabasa natin sa Filipino. Naintindihan po, Binibini? Okay po, opo. Okay, wala na. Okay. So, daglat. Sino naman ang makakabasa dyan? Sige na, magpasikat kayo mga ka-major. Nandito pa naman si Binibining Kamar. Sino po ang makakabasa? Sige na. Malapit na po tayong matapos sa ating tatalakayin ngayon. Hindi kayo magpukudak na niya yan. Sino po ba ang babasahin ko? Si Binibining Dionisio Rizal P. Pakibasa po, Binibini. Okay, walang makakabasa. Hindi, wala po si, yata si Binibining Dionisio. Dito po tayo kay pagtulat. Binibining Dumalaga. Binibining. Okay po, pakibasa po. Pakibasa po ang mga dagla. Sino po ba? Dumalaga po ba o Dionisio? Ano po, ikaw na lang. Okay po. Pagsulat, Binibini. Pagbigkas, capital B. B, Toldok. Pagsulat, Ginoo. Capital V, Toldok. Pagsulat, Ginang. Pagbigkas, capital GN, G, Toldok. Pagsulat, Kagalang-galang. Pagbigkas, capital K, G, G, Toldok. Yun lamang po. Mahusay, Binibini. Okay, sa initials po, sino ang makakabasa? Initials ng mga tao o bagay. Ako po. Sino po ang makakabasa? Okay, pakibasa po, Binibini. MLQ Manuel L. Quezon sa pagbigkas, capital M, capital L, capital Q. Sunod ay LKS, Lope K. Santos. Sa pagbigkas, capital L, capital K, capital S. Sunod ay AGA or Alejandro G. Abadilla. Sa pagbigkas ay capital A, capital G, at capital A.
Maraming salamat, Binibini. Sa mga initials ng mga samahan at o institusyon, sinong makakapagbigkas? Ako po. Okay. Pakibasa na lang po, Binibini. Cake, pagsulat, KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. Pagbigkas, capital K, capital K, capital K. BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, capital B, capital S, capital P. KWF o Komisyon sa Wikang Filipino, pagbigkas, capital K, capital W, capital F. PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, pagbigkas, capital P, capital L, capital M. MSU o Mindanao State University, pagbigkas, capital M, capital S, capital U. Lamang po. Okay, maraming salamat, Binibini Palma. Para naman po sa simbolong pang-agham o pang-matematika, sino po ang makakabasa? Sinong makakabasa, mga ka-major? Si Binibining Ricala, pakibasa po. Sino po makakabasa? Okay, so ako na lang po ang magbabasa para sa panghuling talakayan. Simbolong pang-agham o pang-matematika sa pagsulat, FE para sa iron, capital F at E. LB para sa LB, capital I, L at B, toldok. KJ o kilogram ay KG at toldok. H, to o ay capital H, 2 at O. NaCl para sa sodium, capital N, E, capital C at L. Yun lamang po ang ating tinalakay sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Salamat sa ating unang tagapanayam na si Binibining Risa Umba. Okay pa ba ang lahat, mga first year? Okay pa po. Okay pa po. Okay lang po. Okay pa po. Okay, mapusay. Bago tayo dumako sa ating pangalawang tagapanayam, uulitin ko ang ating mga dapat isaalang-alang o mga dapat gawin upang maging maayos ang ating webinar. Una, tiyakin na nakalagay ang buo ninyong pangalan sa ibaba ng iyong video upang madali lang ang pagtawag sa inyo. Ito yung importante. Pangalawa, tiyakin na nakabukas ang inyong kamera upang kahit papaano ay maramdaman ang inyong presensya dito sa ating webinar at makita na talagang nakikinig kayo at walang ginagawa na hindi kaugnay sa ating webinar. Pangatlo, bubuksan lamang o i-unmute lang ninyo ang inyong virtual na mikropono kung kayo ay nagsasalita. Ngunit kung hindi ay siguraduhin na nakasara ito o naka-mute upang hindi makasagabal sa ating talakayan. Okay, pang-apat. Kung nais sumagot, halimbawa kanina medyo hindi maintindihan kasi yung iba pumasagot ng hindi naman tinataas yung kamay nila virtually. Kung nais ninyong sumagot o may katanungan, may nais ibahagi na ideya o opinyon, ay itaas lamang ang inyong virtual na kamay, buksan, i-unmute ito para hindi makasagawal sa iba. At panghuli ay maging maunawaan ng lubos ang mga kaalamang na ibahagi ng bawat tagapanayam.
Okay, lahat ng mga first year ay makakatanggap ng certificate ng paglahok kung makukumpleto po ninyo ang apat na session. Okay? So dapat sa ano sa hanggang sa huli ay nandito pa rin kayo para sa ating mga tagapanayam. Ngayon ay papakilala ko na ang ating ikalawang tagapanayam. Ang ating ikalawang tagapanayam naman ay isang mapagkumbaba at may buong pusong tumulong para sa mga nangangailangan. Siya ay nagtapos ng elementarya sa Cantilan East Central Elementary School taong 2011 hanggang 2012. At ng sekundarya sa Cantilan National High School taong 2017 hanggang 2018. Ipinagkakapuri ko pong ipakikilala sa inyo ang ating ikalawang tagapanayam, Binibining Mika Ella Escatron Gawa. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ngayon ay ating tatalakayin ang Abaybay na Pasulat. Narito ang ilang mga alituntunin na ating tatalakayin ngayon. Una, gamit ng walong bagong titik. Pangalawa, bagong hiram na salita. Pangatlo, lumang salitang Espanyol. Pang-apat, ang bagong hiram na salita. Pang-lima naman ay ang problema sa C, N, Y, Q, at X. Pang-anim naman ay ang panghiram gamit ang walong bagong titik. Pang-pito naman ay ang eksperimento sa Ingles. Ano nga ba ang pagbaybay? Ito ay ang pagsusulat ng salita o ang mga salita na sa pamamagitan ng mga ng lahat ng kinikilalang letra sa tama nitong pagkakasunod-sunod. Narito ang tuntunin sa pagbabaybay. Kung ano ang bigkas, siya ang sulat. Sa pangkalahatan, matutupad pa rin ang payak na tuntunin kung ano ang bigkas, siya ang salita sa pagbaybay na pagsulat. Hindi ito nasusunod sa mga pagpapaitli sa lumang anyo nitong mga at ginagamit noon hanggang sa bungad ng ikadalawampung siglo. Mahalaga rin na pag-aralan natin kung kailan ginagamit ang maikling nang at ng mahabang nang sa isang tungtuning pinapairan mula sa balarirala at bumago sa ugali noong panahon ng Espanyol. Gamit ng walong bagong titik. Isang radikal na pagbabago sa pagbaybay na pasulat ang paggamit ng walong bagong titik na dagdag sa modernisanong alpabeto na C, F, J, N, Y, Q, V, X, at Z. Pangunahing gamit ng mga ito
ang pagpapanatili ng mga kahawig na tunog sa pagsulat ng mga salita mula sa katutubong wika ng Pilipinas. Laging pakatatandaan natin na ang mga titik na F, J, V at Z ay napaka-importante upang mapahalagahan ang kahawig na tunog sa mga katutubong wika. Hindi tulad noong panahon ng abakada na ang ifugaw ay sinsulat na ipugaw o ang ibatan ay sinsulat na ibatan. Narito pa ang ibang halimbawa. Sa alifogfog, galing sa wikang Itawes, na ibig sabihin ay ipo-ipo. Sa Sapot naman, na galing sa Ibaloy, nang kahulugan nito ay sapot ng gagamba. Ang falindag sa Tiruray ay ibig sabihin ng plautang pambibig na may nakaipit na dahon sa ihipan. Ang feyo naman sa Kalinga, pipa na yari sa bukawi o tambo. Ang hambangan naman sa Tausog, ibig sabihin ay halaman. Ang masjid, Tausog, Miranao mula sa Arabi, natawag sa gusaling sambahan ng mga Muslim. Ang awit ng ibatan naman ay ang kahulugan nito ay ang ganda. Sa Bacol ay ibatan, kahulugan naman nito ay ang pantakip sa ulo na yari sa damo na ginagamit bilang panggalang sa ulan at niinit ng araw. Ang kubat sa Ibaloy ay ibig sabihin ang digmaan. Ang voyo naman na ibanag ay ang bulalakaw. Sa bula naman ng Itawis, ang ibig sabihin naman ay buwan. Ang kazing sa Itawis, ang ibig sabihin naman ay kambing. Ang zigato sa Ibanag ay ang silangan. Ang mga salitang katutubo na dati ay iba, ang pagbaybay pero ngayon, sa hiniram na natin ang walong litra, naging tama ang kanilang pagbabaybay ng mga salita. Dahil ang mga katutubong wika na ito ay nararapat natin baybayin ayon sa mga tunog nito. Sa bagong hiram na salita, lagi natin pakatandaan na ang mga bagong hiram ang ibig sabihin ay hindi kailangang ibalik sa orihinal na anyo ang mga hiram na salita lumaganap sa pagbaybay ng mga ito alinsunod sa bakada. Tandaan, ang salitang ito ay hindi luma kasi ang mga luma meron na tayong mga payaganang istunasyon, meron na tayong mga salitang Filipino o termino na para doon kaya sinasabi rito na ang mga bagong salita. Halimbawa, hindi dapat ibalik ang F ng orihinal na forma sa Espanyol dahil ginagamit ng matagal ang forma. Okay? Maaari po bang bumasa ng mga halimbawa na narito sa aking screen ngayon? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Maaari po bang bumasa ng mga halimbawa? Binibining Bernardino po. Maaari niyo po bang basahin? Mga halimbawa, perma, cheque, bentana, na, pinya, no. Okay po. Okay ulit po. Kalye. Mga halimbawa. Perma, cheque, bintana, pinya, kalye, hamon. Existence. Di po nakikita sa baba.
Okay, pa ako na lang po ang magbabasa. Bagong hiram na salita, ginagamit din ang walong dagdag na titik sa mga bagong hiram na salita mulang Espanyol, Ingles at ibang wikang Banyaga. Halimbawa, hindi dapat ibalik ang F ng orihinal na forma sa Espanyol dahil ginagamit ng matagal na forma pati ang mga derivatibo nitong formal, informal, formalismo, formalidad, deformidad at iba pa. Hindi rin dapat nating ibalik ang firma. Ang binta, ang cheque sa cheque. Bintana sa bintana. Kalye, pinya sa pinya. Kalye na sa wikang Espanyol na C-A-L-L-E. Ang hamon sa wikang Espanyol na hamon. Existensya naman sa wikang Espanyol na existensya. Sa sapatos naman sa wikang Espanyol na zapatos. Sa salitang pagbabaybay niya sa wikang Espanyol, kaya kinuha natin ang mga salitang yan at binibigyan natin ng panibagong pagbabaybay para sa salitang Pilipino, kaya hindi dapat sila ibalik sa dati dahil lang mayroon sa tayong bagong titik na hindi mananatili kung paano natin siya ginagamit. Sa lumang salitang Espanyol naman, mahalagang muhon hinggil sa mga lumang salita mula sa Espanyol ang mga nakalistang diksyonaryo ni Pedro Serrano Lactaw hanggang sa mga entry sa Diksyonaryo Tesoro Pilipino English ni Jose Velia Panganiban. Nakatanghal sa inilistang mga lumang hiram na salita mulang Espanyol ang mga naganap na pagsasabakada ng mga tunog sa Banyaga. Gayon din ang pagbabaluktot sa anyo ng mga orihinal na salita gaya ng bakasyon na pinabaybay natin sa mga sa wikang Espanyol na vacation. Ang kabayo na binabaybay sa salitang Espanyol na kabalyo. Ang kandila naman ay binabaybay sa wikang Espanyol na kandila. Ang pwersa naman na binabaybay sa wikang Espanyol na fuerza. Lechon na binabaybay sa wikang Espanyol na lechon. Lisensya na binabaybay sa wikang lisensya. Naintindihan po ba? Magandang umaga po. Naintindihan po ba? Opo. Opo. Ang mga salitang ito ay ang libo-libo pang Bicol-Ikulano, Ilonggo, Kapampangan, Pangasinan, Cebuano, Tagalog, Waray at iba pang katutubo na naakolonyalismong Espanyol. Sa binagong hiram, may turing na bagong hiram ang mga salita na hindi pa matatagpuan sa dalawang binanggit sa diksyonaryo na nasa pinakaunang slide. Ibig sabihin, yung mga bagong salita na hindi pa natatagpuan sa dalawang nabanggit na diksyonaryo ay maaaring baybayin sa orihinal nitong anyo. Halimbawa, maaaring hiramin ang buo at walang pagbabago ang football, fertile,
fossil, visa, vertebrisa, zigzag. Samantala, dahil sa walong bagong dagdag na titik, ay maraming mga salitang mulang Ingles ang maaring hiramin na hindi nangangailangan ng pagbabago sa spelling, gaya ng fern, folder, jam, jar, level. Na hindi dapat bigkasing mabilis ang level, kaya bigkasin natin itong level. Gaya ng ginagawa ng mga nag-aakalang isang itong salitang Espanyol. Gaya ng mga limbawa na envoy, develop, ziggurat, at zip. So, ano po? Sa problema naman ng C, N, Y, Q at Z, o at X, gayon pa man, mapapansin sa mga binanggit na halimbawa ng bagong hiram na salita na hindi pag ginagamit ang lahat ng dagdag na titik. Halimbawa, ang hiram na salita na may mga titik na C, N, Y, Q at X, bakit nawala pa rin silang halimbawa? Narito ang paliwanag. Isang magandang simulain, pangwikang mo lang sa baybayin, hanggang abakada ng pangyayaring iisang tunog ang kinakatawan ng bawat titik. Sa kaso naman ng C, problema ang pangyayari na may dalawang paraan ito sa pagbigas na maaring karawan ng key at X o key at S. Halimbawa na lamang ito sa C, ang key at S na katunog nito o ng titik ng kotse. Kotse. Karaniwan kasi sa mga titik ay isang mga tunog nila, pero sa hiram na salitang litrang C ay maaring dalawang pagbaybay nito, maaring key o S. Kapag sa Pilipino na, halimbawa na lamang ang pagbaybay ng kotse sa kotse na magkasing tunog key. Maliwanag po ba? Opo. Sa palitan naman ng letrang C at S, kung ano ang tunog ay ang letrang K sa S, kung ang K naman kapag binabaybay sa Pilipino, ang hiram na salita na C. Gaya lamang ng syudad sa syudad na ang wikang Filipino ay binabaybay sa wikang Espanyol. Sa NE naman, napakalimitado kahit sa Espanyol ang mga salita na nagtataglay ng titik na ito. Kagaya na lamang ng NY na binabaybay sa wikang Filipino na NY. Gaya ng halimbawa sa Donya, Donya, Pinya, Penya, Banyo sa salitang Espanyol. Sa kaso naman ng Q, may paglalagay na kahit hindi isang tunog ang mga nabanggit na titik, nagiging KW at KY ang Q at KS ang X. Halimbawa sa KY, ang keso sa salitang Espanyol na binabaybay sa keso. Ang KY naman na binabaybay sa wikang Espanyol na barbecue. Ang X naman sa KS na magkasing tunog sa extra. Na ginagamit noon sa pangpabakadang pagsulat ay katumbas ng tunog ng Q at X.
panghiram gamit ng walong bagong titik naman. Una. Sa mga pangalang pantangi ay hindi anyo ng walong bagong titik kasi hiram lang din naman ang mga salita na ito sa wikang Banyaga. Kagaya ng mga halimbawa na ito, Catherine, Colorado, Fidel, Feliza, San Diego, Fernando, Filipinas, Jason, Jennifer, Saint Joseph. Sa pangalang pantangin na hiram sa wikang Banyaga, ito ay ang mga kinikilalang pangalang pantangin na may hinihiram natin sa wikang Espanyol. Lord, ang bangod. Sa ikalawa naman, sa mga katauhagang sentipiko at teknikal. Ang halimbawa naman ito ay ang carbon dioxide, Albeza, Calcatria, Corong, Valence, Excess Oxygen, Zero, o Zygote. Dahil ang mga ito ay walang tamang salin, kapag ang mga ito ay binabaybay sa Pilipino, kaya ginagamitan na lang natin ng walong bagong titik. Sa pangatlo naman, sa mga salita na mahirap idagli ang i-respell. Dito sa mga salitang ito ay mahirap ibaybay sa Pilipino dahil sa limitadong letra, ngunit dahil sa walong bagong titik ay maaring baybayin ang mga ito. Halimbawa na lamang sa mga salitang ito na nihiram natin sa wikang Espanyol na cauliflower, Flores de Mayo, Jaywalking, Queen, Quiz, Mix, Pizza, at Zebra. Naintindihan niyo po ba? Opo. Maraming salamat po. Na ngayon ay dumako na po tayo sa eksperimento sa Ingles. Sa pangkalahatan, ipinapahintulot at ginaganyak ang higit pang eksperimento sa respelling o pagsasa sa Pilipino ng isang spelling ng mga bagong hiram na Ingles at iba pang wikang Banyaga. Dito sa tuntunin na ito, sinasabi na maari mag-respell ng mga bagong hiram na salita at iba pang Banyagang wika, ngunit may batayan pa rin kung kailan hindi maaring i-respell sa Filipino o isa Filipino ang hiram ng mga salitang ito. Gaya ng standby sa standby, school sa school, schedule sa schedule, police sa police, boxing sa boxing, recess sa recess, building sa building, grocery sa grocery, underpass naman sa underpass. Ang highway sa highway,
sa traffic, sa trafiko, sa traffic naman. Graduate, sa graduate. Corny, corny naman. Sa wikang Ingles. Masinggan sa machine gun. Armalite sa armalite. Sa business, at iba pa. Ang mga ito ay nerespill na o nababaybay na sa wikang Filipino, kaya ang lahat ay ningkayat na mag-eksperimento pa para madagdagan ang mga salita para magkaroon ng iba pang salita na meron tayo sa wikang Ingles na dapat baybayin natin sa wikang Filipino. Kailan hindi pa maari ang respell? Naging katawa-tawa o katawa-tawa ang anyo sa Filipino. Nagiging higit pang mahirap basahin ang bagong anyo kaysa sa orihinal. Nasisira ang kabuluhang pangkultura, panihiyon o pampolitika sa pinagmulan at higit ng popular ang anyo sa orihinal. Panghuli naman, at lumikha ng kaguluhan ang bagong anyo dahil may kawig na salita nito sa Filipino. Nawa po ang lahat ay may naintindihan po sa aking tinatalakay. Yun lamang po at maraming salamat. Okay. Okay, salamat sa ating ikalawang tagapanayam. Ngayon ay dadako na tayo sa panghuling tagapanayam sa umagang ito. Ang ating ikatlong tagapanayam sa araw na ito ay tulad ninyo, isang matatag at kayang lampasan lahat ng pagsubok sa buhay. Nagtapos siya ng pagka-elementarya sa Santo Niño Elementary School taong 2011 hanggang 2012. Ipinagpatuloy naman niya ang pagka-sekundarya sa Kabangahan Integrated School taong 2017 hanggang 2018. Salubungin natin siya ng isang virtual na palakpak, ang ating ikatlong tagapanayam, Binibining Charlene Batao Sagdon.
Okay, hintayin natin sila. Baka na-disconnect sila. Sa mga naririto po, ipinalam ko na sa inyo na chine-check ni ma'am yung attendance natin, kasali yung participation ninyo para sa oral rotation. Okay, gayon din kapag nagli-leave kayo sa Google Meet, nakikita ni ma'am kung sino yung umaalis, no? Okay, tandaan po natin ang activity na ito. Wika Runungan ay inihahandog sa inyo ng mga fourth year. So, libre po yung ginagawa ng pagle-lecture para sa inyo. Okay, so naway buong suporta po yung participation ninyo sa mga first, mga fourth year natin, ha? Mag-participate po kayo kung tatawagin yung mga pangalan ninyo para hindi naman maging kabagot-bagot yung pagtalakay nila sa paksa. Okay, so batay sa attendance ni ma'am, 41 kayong lahat. Although 50 yung nandito kasi yung ilan ay mga fourth year. Ang pinayagan ko lang mag-excuse ay yung tatlo na Seventh Adventist. The rest, kinakailangan umattend, ha? Apat na session ito, so kailangan nyo pong makompleto yung apat na session bago kayo mabigyan nila ng Certificate of Participation. And then, makinig ng mabuti kasi pagkatapos ng itong lecture na ito ni Binibining Sagdon ay magbibigay sila ng mahabang pasulit via Google Form. Okay, so naway nakikinig kayo para makasagot kayo sa pasulit mamaya. At yung score niyo naman ay kukunin namin ni Sir Jed Bohol. Sa subject na panimulang linguistika at sa subject ni Sir Jed na introduction sa pag-aaral ng wika. Okay, so maaari na sigurong magsimula. Binibining Sagdon. Okay na ito, no? Okay. Magandang umaga sa ating lahat. Naririnig niyo po ba ako? Opo. Opo. Pasensya na po sa konting problema. Nagkaroon lang po ng... Nag-exit lang po yung ano. Magandang umaga sa ating lahat. Sana ay okay pa kayo. Madali lang po yung paksa na tatalakayin ko ngayon dahil
ano lang po, karugtong lang po nung tinalakay ni Binibining Gawat. Sa akin po ay ang ikalawang bahagi. Tapos na po nating tinalakay ang mga ilan sa mga tuntunin sa pagbabaybay ng pagsulat. Tinalakay po ni Binibining Gawat ay yung ano. Tinalakay po niya yung magandang umaga rin po. Magandang umaga din po. Yung tinalakay niyo po ay yung gamit ng walong wika, walong titik yung C, A, F, J, N, U, Q, V, X, at Z, G. At pangalawa yung bagong hiram na salita. Yung pangatlo, lumang salitang Espanyol. Pang-apat ay yung di binabagong bagong hiram. At yung panglima, problema sa C, N, E, at Q, at X. At yung pang-anim ay yung panghihiram gamit ang walong bagong titik. At ang pang-pito naman ay yung eksperimento sa Ingles. So, ano nga ba ang pagbabaybay na pasulat? Maaari bang pakibasa? Acevedo Liza? Nandito po ba siya? Misyon na lang po. Ah, sige po. Ano nga ba ang pagbaybay na pagsulat? Pagsusulat ng kinakailangang mga letra upang makabuo ng isang salita o mga salita ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Okay, maraming salamat po. So, ang pagbabaybay na pasulat, ito yung nagsusulat po tayo ng mga letra upang makabuo ng isang salita o mga salita ayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito. Ito po yung tatalakay natin na karugtong punong kay Binibining Gawat. Ang una po ay ang Espanyol muna. Ilan ito sa mga oh my God! Binibini, pasensya na po sa konting problema kasi po may naano po yung nag-brown out po ni nag-brown out po dito ng anong panandalian. Sineset up na po namin yung ano, yung laptop po. Sige lang, ahintayin namin. Sa mga first year, maghintay lang tayo saglit ha. Inaasikaso pa ng mga fourth year yung technical problem nila. Okay po, Binibini. Pasensya na po ulit. Nagkaroon lang ng disconnection.
dumako tayo sa ang mga ito po ay mga tuntunin sa pagbabaybay na pagsulat. Ang una ay ang Espanyol muna bago Ingles. At ang pangalawa ay ingat sa Siokoy. Pangatlo ay eksperimentos sa Espanyol gamit ng Espanyol na Y kaso ng binibigkas na H sa hiram na Espanyol at ang gamit na J. Mayroon tayong isa sa pangkalahatang tuntunin sa pagbabaybay na pasulat. Ito yung kung ano ang bigkas siyang sulat. Dumako tayo sa Espanyol muna bago Ingles. Isa sa suliranin nito ay, di ba sa, isa sa suliranin na kinakaharap sa pagbabaybay na pasulat ay yung mas common natin na ginagamit ay yung Ingles kaysa sa Espanyol, di ba? Dahil ang Ingles po ay ito yung pangkalahatang wika natin. Ngunit, ang Espanyol ay higit na umalinsunod ang wikang Espanyol sa bigkas at baybay na Filipino kaysa sa Ingles. Kaya sa isa sa tuntunin sa pagbabaybay na pasulat ay yung Espanyol muna bago Ingles. Makikita natin sa mga halimbawa, kung mapapansin natin, magtatawag po ako na pakibasa po Binibining Fernandez Revilling. Kahit sino na lang po yung umasa. Wala po. Maingay po, ma'am. Maingay po, ma'am. Binibining maingay po. Thank you.
namin. Nagsagap siguro na ito. Di ba po? Stop presenting. Stop ano presenting. Stop red. Nabangag ka dali sa isi. My God! Okay na ba? I-share na natin yung screen. Kanina walang lumalabas na PowerPoint ni Binibining Sagdon. Opo, Binibini. Opo, Binibini. Okay, I rewind Binibining Sagdon kasi kanina hindi ka namin narinig. Okay, so magsimula ka doon sa First. Magsimula ka ulit, Binibining Sagdon. Okay po. Nakikita na po ba yung ano? PowerPoint. Okay, nakikita na namin yung PowerPoint. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung pagbabay-bay na pasulat. Ano, karugtong po ito ni sa tinalakay ni Binibining Gawat kanina. Tinalakay po ni Binibining Gawat ay yung gamit ng walong titik na C, A, G, N, E, Q, V, X, at J. At ang pangalawa naman ay ang bagong hiram na salita. Pangatlo ay lumang salitang Espanyol. Pang-apat ay ang di binabagong hiram. Problema sa C, N, Y, Q, at X. Pang-anim ay panghiram gamit ang walong bagong titik. At ang pang-pito naman ay ang eksperimento sa Ingles. So ang tatalakay na ko ngayon ay ang Espanyol muna bago Ingles. Pangalawa ay ingat sa Shokoy. Eksperimento sa Espanyol. Gamit ng Espanyol na Y. Kaso ng binibigkas na H sa hiram sa Espanyol. At ang gamit ng J. Sa pagbabaybay ng pasulat, isa sa pangkalahatang tuntunin po ay yung kung ano ang bigkas siyang sulat. Yun po yung pangkalahatan na tuntunin ng pagsulat na, pabaybay na pasulat. Ang una po ay ang Espanyol muna bago Ingles. Isa sa suliranin nito ay yung mas ano, common tayo sa wikang Ingles dahil ito yung pangkalahatang wika natin. Kaya mas nakakaligtaan po natin na isaalang-alang ang pagbabaybay sa pagsusulat, pagbabaybay na pasulat batay sa Espanyol, original na Espanyol, kaysa sa Ingles. Ang higit na malinsunod ang wikang Espanyol sa bigkas at baybay na Pilipino kaysa sa Ingles. Kaya sa pagbabaybay po, kailangan natin isaalang-alang muna ang Espanyol muna at bago ang Ingles. Mapapansin natin sa ito yung mga halimbawa na ibibigay ko. Maaari bang basahin kung sino yung mas malakas yung signal? Or okay, magtatawag na lang po ako. Si Binibining Clarice, pakibasa po yung ano. Okay. Halimbawa. Okay po. Mga halimbawa para sa wikang Espanyol. Bagues, bagahe, standardization. Ang liit po kasi ng ano, ng letra po, Binibini. Paki-full daw yung screen ng PowerPoint.
yung full screen. Ayan. Ayan. Okay na. Okay, maraming mga halimbawa para sa wikang Espanyol, virtud, virtud. Bagaje, bagaje. Standardization or standardization, graduation or graduation, imagine or imahen, sofisticado or sophisticado. Para po sa wikang Ingles, virtue or virtue, bagage or bagets, standardization at graduation, para po sa graduation, image sophisticated or sophisticated. Yun lamang po, Binibini. Okay. Maraming salamat po. Kung mapapansin natin, mas magaan kung pantigin ang anyo ng wikang Espanyol patungong Filipino kaysa sa Ingles. Tulad ng virtud at virtud. Diba mas kung papantigin natin, mas mahirap po yung virtue. Parang hindi po siya madaling maintindihan na at mas madali po talaga yung wikang Espanyol. Ang bagahe sa bagahe, isang baggage na kung sa Filipino ay baggage, parang nakakalito po. Yun po ang standardization, ang sa Filipino ay standardization, sa English ay standardization, tapos standardization. Parang mas, kung mapapansin natin, mas mainam talaga na sundin yung anyo ng Espanyol patungong Filipino kaysa sa Ingles patungong Filipino. Ang kasunod po ay ang ingat sa siyokoy. Kung lingit sa ating kaalaman, ang siyokoy ay makikita lang po natin sa karagatan, di ba? Pero sa ngayon, alam na po natin na may siyokoy din po sa wika. Ayon po kay, ano nga ba ang siyokoy? Mari bang pakibasa? Puma Kenshin. Binibini, pakibasa po. Navidas na lang po. Sige po. Ingat sa siyokoy. Virgilio S. Amarillo. Ito ay ang salitang hindi Espanyol at hindi rin Ingles, ang anyo at malimit na bunga ng kamangmangan sa wastong anyong Espanyol ng mga edukadong nagnanais magtunog Espanyol ang pananalita. Mabilis kumalat ang mga salitang siyokoy sapagkat pinalalaganap ito ng mga sikat na artista, manunulat, broadcaster, at akademista na walang masyadong kaalaman sa wikang Espanyol. Maraming salamat po. Ayon po kay Virgilio S. Almario, ang salitang siyokoy ay hindi po siya galing sa Ingles or sa Espanyol. Ito po yung mga hula-hula lamang na mga salita na magkasintunog sa original na anyo sa Espanyol at Ingles. Ngunit ang mga ito po ay walang pinagbabatayan o walang basihan na nagaganap. Ngunit dahil sa ang gumagamit nito ay mga sikat na artista, manunulat at broadcaster, ay madali po itong lumaganap at inaadap po ng mga tao. At yun po yung mahirap kasi nakasanayan na po ng mga tao at yun na po yung ginagamit nila. Pero kung tutuusin po, hindi po talaga yun ang tamang ginagamit dahil siyokoy, wala po siyang pinanggalingan at hindi po wala. Nagaling siya sa mga ano lang, sa mga inimbento lang, tapos wala silang pinagbabatayan, walang pag-aaral na nagaganap. Kung
ilan ito sa mga halimbawa ng mga ano, mga salitang shokoy na ito pong dito sa kaliwang bahagi. Makikita po natin yung aspeto, 'di ba? Ito po yung nakasanayan natin na ginagamit. Ito po yung nakasanayan natin na gamitin. Ngunit hindi po ito yung tama. Ang tama po nito ay ang aspekto. Aspekto na galing sa Espanyol na aspekto. At ang dialekto ay dialekto na nagiging dialekto sa Chokoy. Ang indorso po na hindi po siya indorso, ginagamit lang po siya, nagiging Chokoy po siya kahit dahil ang ito po ay galing sa salitang Espanyol na indoso at sa Ingles ay endorse. Ang imahin na kung sa Chokoy ay imahin, mali po yung imahin na nakasanayan natin. Yung prioridad na ang prioridad po yung tama at hindi po ang prioridad. Nakuha po? Opo. 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 Sige po. Sabihin niyo lang kung ano pag di niyo narinig yung boses ko para malaman ko po agad. Ang pangalawa naman ay ang missionary. Oh. Ang ibang halimbawa naman ay ang misyonero na missionary sa Ingles na naging misyonaryo sa Chokoy. At ang contemporaneo na contemporary, malayo lang po siya sa Ingles, tapos nagiging contemporaryo po sa Chokoy. Magkaiba po. Tapos, at yung salitang level, hindi po talaga level yan. Di ba nakasabi po natin ang salitang ito na binibigkas po natin siya ng mabilis. Ngunit ang anyo, ang original po na bigkas nito ay malumay. Ang sa Espanyol ang original na salita nito ay nivel. Ito po yung matagal na po itong hiniram ng mga karpintero at ginagamit. Ngunit sa pag marami sa atin na akala natin magkaiba ang magkaiba ang level sa level. Ang tama po siya pero ang pagbigkas po niya ay dapat hindi po mabilis. Mas maiintindihan po natin pag ginamit natin siya sa salitang level up. Ito po yung wika sa Ingles na level up. Kung mapapansin natin, hiniram po natin ang buo yung level. Hiniram po natin siya dahil yun po yung dapat. Mas madali at maiintindihan kung ang gagamitin ay ang katumbas na salita nito sa Filipino. O kung nalilito po kayo na gamitin ang salitang label or ang nakakasanay natin na label sa Filipino, ay gamitin po natin ang panumbas na salitang na salita nito sa Filipino na antas o tas. Depende po sa paggamit nito. Halimbawa ay yung sa antas ng primarya or antas ng sekundarya. At nagiging tas po siya dahil hindi po mahirap po gamitin kung antas ng tubig sa dagat dahil ang applicable po siya ay yung taas ng tubig sa dagat. Naintindihan po? Opo. Malinaw po ba? Opo. Okay po. Opo. Salamat. Ngunit may mga tuntunin na maiiwasan natin ang paggamit ng Chokoy. Ang unang tuntunin po ay unang-una ay kumonsulta po tayo sa mga mapagkakatiwalaang diksyonaryong Espanyol bago natin ito isalin sa Espanyol ang mga salita na nais natin sabihin sa Ingles.
may marami pong ano, marami pong mga diksyonaryo na makikita po natin. Yung mga published na mga diksyonaryo, yun po yung mga makapagkatiwalaan ng mga diksyonaryo. Tapos kung hindi naman sigurado sa salita o termino na gagamitin, pwede naman nating isa sa tuntunin sa paghihiram na salita ay kung walang panumbas na salita, hiramin po ito ng buo. Dahil mas maiintindihan po ito, dahil kung isasalin niyo lang po sila sa hindi kayo sigurado, parang nawawala po yung paksa ng gusto niyong ipaabot. Kaya mas mainam na pwede naman po yung hiramin niyo yung buo yung salita kung hindi kayo sure kung ano yung katumbas niya sa Filipino. Ganon. Dahil, at kung may panumbas naman na salita, maaring gamitin ito, mas mainam na gamitin ang panumbas na salita sa Filipino. At ang kasunod naman ay ang eksperimento sa Espanyol. Magkaiba po ang eksperimento sa Espanyol at ang Shokoy. Ang eksperimento sa Espanyol, ito po ay sinidyang eksperimento o neologismo sa pagbuo ng mga salitang pa-Espanyol. Ito po ay may eksperimento na nagaganap, mayroon pong pinagbabatayan, or ang yung iba, iniba nila yung salita, isinali nila sa ibang salita dahil kapag hindi nila isali, nagiging katawa-tawa po yung anyo ng salita. At sa pag-eksperimento nila, malimit itong nilalagyan ng mga hulaping pangkatawagan na halimbawa nito ay ang ismo, astra o astro, era o ero, esta, isto, ika, iko, ayo, at ga o go. Halimbawa po nito ang malakas na halimbawa ng pangunahing eksperimento sa Espanyol ay ang salita na kritika sa Filipino, at ito yung sa Espanyol na kritika. Ginawan po ng eksperimento na nagiging krisistismo para sa panunuring kampanitikan. At ang siyentipiko naman sa tawag sa siyentista, at ang psikologo ang psikologista. Malinaw po. Naiintindihan? Opo. Sige po. Salamat. Opo. Isa sa tuntunin sa eksperimento sa Espanyol, maaari bang pakibasa Jane Lanessa? Linasa. May matapos sa ibang sa Espanyol po. Sa halip na laging manghiram sa Espanyol, kailangang isaloob ang paggamit ng angkop na salita. Salita mo lang ibang katutubong bilang panumbas sa isasalin na konseptong banyaga. Halimbawa, ilahas. Sa Ilonggo, ang konsepto nito ay konseptong wild sa Agham. Rabaw. Sa Ilocano ay siyentipikong survey. Hindi na pumabasa. At okay, lawa pa. Sa pangatlo po ay ang lawa sa Cebuan. Sa Cebuano po ay ito ay body sa English. Okay po, maraming salamat. Sa halip na mas mainam na manghiram ng mga salita kung kinakailangan. Pero kung ang salita ay mayroon siyang sa Filipino, or yun yung sinabi ko na kapag
may salit, may panumbas siya na salita, kailangan yun yung gamitin dahil bahagi po yun upang mas mapayabong po yung wika natin. May ito po yung mga salita na hindi na natin kailangan ano, hiramin ng buo yung original na sa Ingles na wild dahil may panumbas po tayo na katutubo na salita na ilaha sa Ilonggo. At ang surface naman, may panumbas po tayo na salita sa Ilocano na Rabaw. At ang sa katawan naman, ito yun, sa Ingles ay body, may magagamit po natin yung sa Cebuano na lawas. At dumako naman tayo sa gamit ng Espanyol na Y. Ang binibigkas na katulad ng I kapag isinusulat at kasing kahulugan ng salitang ng ating at. At mungkay ipagpapatuloy ang gamit nito sa Filipino. Mayroong dalawang gamit, special na gamit ang Espanyol na Y. Ang una ay ang upang isulat ng buo ang pangalan ng lalaki kasama ang apelyido ng ina. Kapag yung lalaki idudugtong po yung apelyido ng kanyang ina, ginagamit po natin ang Y. Halimbawa ang si Emilio Aguinaldo E-Family, yung family po yung ano po siya, apelyido ng kanyang ina. Upang madugtong po yung ano, apelyido ng kanyang ina, ginagamit po natin siya ng Y. Isang halimbawa pa po ay yung sa ina ni Jose Rizal na si Teodora Rialonda E. Quintos. Yung Quintos po ay kinuha, ito po yung ano, apelyido ng kanyang ina na si Brigida D. Quintos. At ang pangalawa naman ay ang ginagamit din po ito sa sa pagbilang ng Espanyol at Binaybay. Ang una po sa ano po ito sa oras. Ang alas dos y media or sa Filipino ay ikalawa at kalahati. Ang alauna e cuatro, ikaisa at labinlima. Alas cinco e veinte, ikalima at dalawampuan. Kwarenta e cinco, apat na put lima. At cinquenta e tres, limampot tatlo. Ngunit, isa sa tuntunin nito ay nawawala ang Y kapag nagtatapos ang E sa E ang pangalan ng unang bilang gaya ng mapapansin po natin. Ang halimbawa ay ang 22. Ang 20 ay nagtatapos sa letrang E kaya hindi po natin siya nilalagyan ng Y. Ang alas 7.4 wala po siyang Y kasi po E po yung nagtatapos at yung alas 12.30 alas 12.30 wala po siyang Y kasi yung 12 E po yung panghuli niya. Nakuha po? Opo. Sige pa. Ang kasunod naman ay kaso ng binibigkas na H sa hiram sa Espanyol. Maaari po pang pakibasa, Lorente Geraldine? Kaso ng binibigkas na H sa hiram na Espanyol. Sa wikang Espanyol, ang tetek na H ay hindi binibigkas. Hilo or yelo, hechora or hechora, hacienda or hacienda, heredero or heredero, hara, haras or oras, horas, at halibilidad or abilidad. May ilang salitang Espanyol na kailangang panatilihin ang letrang H. Halimbawa nito ay
humano o tao, katutubong salita na umano, mga ribid, mga deliberatibo ng humano na hiram na ngayon sa Pilipino tulad ng humanismo, humanista, humanitaryo. Historia or kwento kasi historia o kwento o kasaysayan at istorya salaysay kasama na rin ang historia sa Pilipino na historiador, historiko or historismo. Yun lang okay, po. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa kaso ng H sa Espanyol, hindi po nabibigkas yung H. Katulad na lang po ng yellow na hindi po siya, kung saan yun ng Espanyol po, hindi po natin nabibigkas yung yellow. Kaya kapag isinalin ito sa Filipino, nagiging yellow po siya. At yung hitsura, kapag sa Filipino po ay nagiging itsura. Yung sa asyenda, nagiging asyenda. Ang sa heredero, nagiging heredero po siya. Yung sa oras, oras sa Filipino. At abilidad, nawawala po yung H. Ngunit hindi sa lahat ng salita sa Espanyol, kailangan nating iwala yung titik na H. Dahil ilan sa mga salita sa Espanyol na kailangan nating panatilihin yung H dahil kapag kinaltas yung H, maiiba na po yung kahulugan niya. Tulad ng salitang humano, ito po yung tao sa Filipino. Kapag kinaltas po natin yung salita, letra na H, nagiging katutubong salita po siya na umano. Katulad ng mga, ginagamit din po ito sa mga derivatibong ng salitang humano na humanismo, humanista, at humanitaryo. Katulad lang po sa kaso ng historia, ang historia po ay hindi po siya tinatanggal, hindi po natin kailangan tanggalin ang H dahil kapag tinanggal po natin, nagiging historia po siya na iba na yung kahulugan na salaysay. Kapag historia, ito po yung kasaysayan o kwento. At kapag tatanggalin po natin yung H, naging istorya siya at ang ibig sabihin nito ay ang salaysay. Kasama na rin po dito ang sa historia, yung historiador, historiko at historicismo. Dumako naman tayo sa panghuling tuntunin ng pagbabaybay na pasulat. Sinong gustong magbasa? Wala po. Aragon na lang po. Sige po. Pakibasa. Gamit ng J. Ang titik ng J ay ginagamit sa tunog na J. Hindi na ito gagamitin sa panghihiram mulang pan-Espanyol ng mga salitang ang J ay may tunog na ha at tinatapatan ng H. Gaya ng justo o husto at choice o huwes. Ilalapat sa bagong titik na J sa mga katutubong salita na may tunog na J. Halimbawa, jambangan at jantong sa kausog. Jinjal ng Ibaloy at Jinjin at Ijang ng Ibatan. Yun lamang po. Okay, maraming salamat po. Ang gamit ng J, ito po ay nagtutunog sa J kung bigkasin po natin sa pa-Ingles. Hindi ito gagamitin sa paghihiram mo lang Espanyol ng mga salita ang J ay may tunog na ha at tinatapatan ng H. Gaya na lang ng husto na ang J ay tinatapatan ng H sa anyo ng Filipino at ang huwes na, sa
ko ano sa Espanyol na J ay tinatapatan po ng H sa inyo ng Filipino. At nagagamit din po natin sa mga salitang katutubong salita ang J dahil sa ang bagong titik ay nagagamit na mayroon na po itong mga salita may mga salita po na mayroong titik na J sa katutubo. Ito po yung jambangan at jantong sa Tausug, sinjal ng Ibaloy at jinjin at ijang sa Ibatan. Ginagamit din ito sa mga bagong hiram na salita sa Ingles tulad ng jet, andito po yung G, ang J, ang jam, just, jingle, joy, enjoy sa Ingles at ang jujitsu sa Japanese at Jakarta sa Sanskrit. Ngunit may mga salita na ginagamit na mayroong nagtataglay ng tunog na J, ngunit hindi gumagamit ng letra na J. Gaya ng general na ginagamit kapag binaybay na sa Filipino ay general na hindi na ito na po yung pagbabaybay na general at yung nagtutunog po siya na J pero hindi po ginagamitan ng J. At ang generator na generator. Ngunit hindi rin kailangan ibalik ang J sa mga salitang Ingles na matagal nang isinulat ng may DIY gaya ng jeepney sa jeepney. Hindi na po siya kailangan gagamitin yung J sa jeepney dahil may panumbas na po siya letra na DY sa jeepney. Hindi maari na po siyang gamitin sa kapag nagsusulat sa ang jeepney sa jeepney, janitor sa janitor, jacket sa jacket. At yun lamang po sa umagang ito. Malinaw po ba yun? Opo. Naiintindihan? Opo. Opo. Maraming salamat po. Yun lang ang yes, ang dapat lang tandaan na ang sa pagbababay na pasulat, kailangan lang isaalang-alang yung pangkalahatan na tuntunin yung kung ano ang bigkas ay siyang sulat. Maraming salamat po at magandang araw. Okay, maraming salamat sa ating panghuling tagapanayam sa umagang ito. Okay pa ba ang lahat? Hello? Okay pa. Okay pa po. Okay pa po. Okay pa po. Sabihin niyo itang... Sige. Okay, mahusay. Nakinig ba ang lahat sa talakayan ng mga tagapanayam? May natutunan ba? Po. Yes. Opo. Meron. Mabuti naman. Mabuti naman at may natutunan kayo. At ngayon ay magkakaroon na ng pasulit para matiyak kung tunay ba na nakinig kayo sa talakayan ng ating tatlong tagapanayam. Isesend namin yung link 11:30. Binibining Lucky, baka meron silang katanungan. Ah, sige po. Baka may katanungan sila or nais linawin. Okay, sige po. May mga katanungan po ba tayo? Or nais linawin sa ating mga ng tagapanayam? Itaas lamang po ang ating virtual na kamay kung tayo po ay may nais linawin or katanungan sa ating mga tagapanayam. Ah,
Okay, so tingin ko ayaw ayaw magtanong na mga first year. So ibig sabihin ay naunawaan yung mga tinalakay ng mga tagpanayam natin, no? Hindi ba tayo magagawad ng certificate para sa tatlong tagapanayam? Igawad muna natin, pagkatapos ibibigay natin yung pasulit via Google Form. Muli po sa mga first year, bibigyan kayo ng sertipiko kapag nakumpleto niyo po yung apat na session. O ng session po lamang ito siya. So kailangan makumpleto yung apat para mabigyan kayo ng sertipiko. Okay na, igawad na natin yung sertipiko natin sa mga tagapanayam, yung tatlong tagapanayam. Magandang umaga sa lahat. Nais ko pong igawad ang sertipiko para sa ating tatlong tagapanayam. Babasahin ko muna ang nakasaad sa sertipiko. Republic of the Philippines, Surigao del Sur State University Cantilan Campus, Cantilan, Surigao del Sur, Department of General Teacher Training. Sertipiko ng pagkilala ay ginagawad kay Binibining Riza T. Omba bilang pagkilala sa kanyang mga mahalagang kaalamang ibinahagi sa isinagawang webinar na pinamagatang Wikarunungan. Sertipiko ng pagkilala ay ginagawad kay Riza T. Omba bilang pagkilala sa kanyang mga mahalagang kaalamang ibinahagi sa isinagawang webinar na pinamagatang Wikarunungan 2021 na may temang Pagdalumat sa mga tuntunin ng pagbabaybay sa wikang Filipino, bayanihan ng mga Filipino major sa pagpalambo ng kaalamang pangwika na ginanap sa araw ng Oktubre 23, 2021. Nilagdaan ni na ICB Kamar, Tagapayo, Dr. Teresa A. Alas, Department Chair, at Mirna S. Loren, ang ating OSAS Head. Katulad na sertipiko rin po ay ginagawad kay Micaela E. Gawat at Charlene B. Sagdon. Palakpakan po natin ang ating mga tagapanayam sa umagang ito. Okay, maraming salamat, Ginoong Irizarry. Bago ibibigay yung pasulit, isa-isahin ko muna yung apelyido ninyo kasi baka mayroong humabol ngayon sa webinar natin na hindi ko na itala sa attendance, okay? Acevedo, Arienza, Bagasbas, Bernardino, Bulawin, Cabahes, Clark, Coma, Conte, Dionisio, Dumalaga, Inaldo, Fernandez, Frias, Campos, Linaza, Quejon, Italiar, Laurente, Lingo, Luares, Madelo, Manatad, Aragon, Mesona, Moleta, Mugaw, Mula, Navedas, Umapoy, Palma, Rekla, Riuyan, Aporbo, Suazo, Suya, Tikong, Galindo, Baga, Spiel, Grustan, at saka Humauas. Okay, so may hindi ba nabanggit si ma'am na naririto sa webinar? Lahat nabanggit na ni ma'am? Ma'am. Okay, so kung wala nang katanungan, ibibigay na nila yung Larasi, hindi ko na itala. Hindi ba natawag si Larasi? Hindi po, ma'am. Okay. So ngayon ay ibibigay nila yung pasulit na inihanda nila via Google Form. Okay, saan ba yung tagapagdaloy natin, Binibining Malaki? Ilang oras ba nila sasagutan yung inihandang pasulit?
Saan ang tagapagdaloy natin? Binibining Malaki. Okay po, Binibini, yung pagsusulit po na ibinigay ng ating mga tagapanayam ay may 45 minutes po. Ibibigay po nila ng 45 minutes. Matatapos okay, po. Gawin na lang natin. Gawin na lang natin isang oras. Okay, isang oras po. Sige. So, alas 11 na ngayon, 11:05. So, ika-close ninyo ang Google Form, 12:10 na lang. 12:10, okay? Opo, Binibini. Okay, so saan nyo ibibigay yung link ng Google Form? Dito ba sa chat? Binibini, dito na lang po sa sa Google Meet namin ibibigay yung yung... Okay, isend nyo na lang dito sa chat box nila. Opo. Okay, so ang pasulit po ay ilalagay nila sa chat box. So, yung mga umalis ay talagang hindi makakapag, ay hindi makakapag-quiz. Ang daming nag-left the group. Ano ba yun? Okay, so isang oras niyo lang sasagutan yung inihandang mahabang pasulit. Batay sa mga ibinahagi ng tagapanayam, pagkalipas ng isang oras ay isasara nila yung Google Form, kaya make sure po na maisubmit ninyo bago po yung takdang oras. Okay, so habang sinesend nila yung link ng Google Form, pakibuksan po ninyo yung mga camera ninyo para sa screenshot natin. Documentation po para makita namin. Hello. Okay na ba? Naisend na yung link? Opo, Binibini, sending na po. Okay, so nandoon na daw sa chat box. Ang tabayanan nyo doon sa chat box. Tapos, anong oras kayo magko-continue mamayang hapon, Binibining Malaki? Magsisimula po ang ating ika-apat na tagapanayam sa oras ng alauna ng hapon. Po. Okay, so babalik po kayo alauna ng hapon. Okay, dalawang tagapanayam na lang mamaya. Okay, then after ng lecture ng dalawang tagapanayam, another quiz po tayo sa hapon. Okay, so ganoon pa rin, inaasahan pa rin yung participation ng mga first year kasi para sa inyo yung webinar na ito na ginagawa ng fourth year, okay, sa pangunguna ng Filipino Club Officers. Okay, kung wala nang katanungan, maraming salamat sa pagdalo sa webinar na ito. Tapos sagutan niyo na po yung pasulit na nasa Google Form. Paalam na po, maaari na pong mag-leave yung mga first year. Okay, maaaring maiwan yung mga fourth year. Maiwan muna yung fourth year at saka Filipino Club Officer.